What's up, mga kante? This is Nena from Team Tipakan. So now, I'm going to make a video. Dili ni siya buangay, mga gara-gara, laglaag. So this is all about panikay-sikay. In English, it's like DIY, like being creative. So mugna-mugna ta, okay? So let's go! Sa tanang mga auntie out there, today's DIY is maghimo ko og dolphin shirt with spaghetti strap na Terno. So nagfold ko og upat ka layer nga fabric. Muna siya, nag-smooth na ko og maayo para matarong. Yeah, nag-measure na ko anidaan sa iyang length nga 12 inches ang length. Unya ang leg opening niya, nag-measure na sa ko ana niya og 11. Unya dayon ang waistline ani niya kay 30. 1/4 ana akong gikuha ang kuan, 1/4 ana niya. So dayon nag-shape na dayon ko og J, pina J, gi-connect na ko ang hip circumference niya nga 34, nga 1/4 ana is 8.5. So muna na siya, nakakuha na ko nga shape na J. Unya diha sa kilid, ako siyang gi-side, gi-slant na ko siya gamay. Kaya ang forma sa dolphin shirt, di ba? Slant man na siya, mga ante, gayu man na siya. So muna na siya. So karon pwede na siya guntingon, mga ante. Nangita ko sa kong gunting. Okay, mga ante, nako, human akong putol sa akong dolphin shirt na nakoy front ug na nakoy sa back nga pieces. Okay, so ang front piece I decided to cut at least like 1.5 inches para magamay-gamay siya. So you can determine which one is the front and which one is back. And right now I am starting to cut sa ato ang spaghetti strap. So first I outline 3.5 inches para sa akong neckline. Dayon nagline dayon ko og 7 inches nga curve para sa akong armhole. Din ako dayon siyang straight na siya kay anyway spandex man ni siya nga panapton, mas stretch man ni siya nga gamay kayo ang tag-iyaan ni akong hatagan. So this is like small or extra small, something like that. So more na siya straight na ako siya. Unya, ako lang siyang gigunting, gismooth lang na ko ang kilid. Nga ako dayon siyang gitunga, giputol ang tumoy. Kay ka-fold lang to siya folded. So ang akong back ani nga side is straight rin siya. Straight rin siya. So giputol lang na ko ang connect niya sa armhole o gikan sa iyang neckline padong sa armhole, kay straight raman ako ang gusto nga design ani sa back strap raman na siya. Nya piping man akong ibutang ana niya sa back, mga ante. So that's why I decided to cut it. Okay, so ready na ang ato ang spaghetti strap. Butangan na ako na siya og piping nga white para sa iyahang strap. So right now, nag-trace na ko og 1.5 inches para sa akong piping. So nag-cut ko anag mga strips. Mga 5 siguro na or 6 ka strips ang akong gi-cut. So six white strips ang akong gikat. So okay, nag-start na ko og overlock sa ato ang front. Dayon, gi-overlock sa dayon ako ang back.
Pagkahuman na ako overlock nila sa mga front o back o back, gi-join nako together ang ilahang mga crotch to crotch. Kung sa ato pa sa Bisaya, sa Binisaya, sa sakang. Mana siya. Ako na rin gi-attach, gi-overlock yapon ako. Karon ni proceed na dai ko sa piping since wala mang kuy piping folder, so nagamit na lang ko sa normal way sa ako ang piping machine, normal way lang kay wala mang kuy folder, so wala na siya akong gigamit sa ako. Nagamit ko piping machine pero wala kuy folder, pero keri ra man gihapon, matara man gihapon ni siya. Lagi kay kung na palang ko'y folder, paspas ug dali ra ni siya. Mura ni siya Palawan Express. Paspas ug dali. Moy pong ni Mami Indonesia Pacquiao. Paspas ug dali ra ko no ang Palawan Express. So human ako og taod sa akong piping, nibalhin ko sa akong single high speed machine para itaod ang front and back together katong naa sa kilid. Mao na siya i-attach na siya, tahion na siya, padagana na nimo siya o kaduha kabali. Mao na siya akong ibuhat. So mao na siya kanang sa kilid, kanang sa piping, kilid sa Dolphin short. Na siya, napulma na ang pikas kilid. Karon, the other side na po, I'm going to attach it. Padaganan sa gihapon ako siya, kaduha. Guys, human na guys, wala na akong attach, join na ako together ang atong back. Karon nagmuhat na ko sa akong garter. Ang size akong garter is 1 inch ang gilapdon, ang gitason is 25. So ako siyang gipin sa both corner, sa each 4 corner sa atong short, from kilid tunga sa dapit sa may pusod o sa likod. Ako na siyang gipin para naatay even ang yahang gathered inig overlock na to sa garter na to. So, na, ako na siyang gibahin, gibali, gidivide na ko siya og 4 times. Then gi-overlock na ko. While I am doing the overlock, I slowly pull the garter para even ang atong gathered. Ang result niya sa hawak, even ra. Naimo dyan na siyang birahon ng hinahinay. Na. Okay, nahuman na nato butang ang garter. Kahuman na ako na na siyang i-fold na nako siya, padagana na ako na siya sa akong cover stitch machine. Karon, at the main time, ako pang gibuhat na sad ang, so gabuhat na sad ko sa iyang Terno nga spaghetti strap na blouse. So at first, ako pang gibutang ang piping ang iyang neckline. I started the neckline piping. After that, then nag-start ko sa iyang armhole size together with the strap. So ang strap niya, it's a little bit longer, kay that would be like diretso na sa back.
Ano siya, as usual, I'm using the manual way of putting a piping. Although I'm using my cover stitch machine, the high speed cover stitch machine, but I don't have a folder. Pero honestly, dili kayo ko hanas mo gamit sa folder. Nangapakpak ano guys. So, pasensya na. Mas komportable ko aning manual way of putting the piping like this. Okay, so humana ko sa ato ang piping sa ato ang terno nga blouse. So ako na siyang gi-join together ang front and back ang iyang bodies using the overlock machine. And now I am putting the straps. Gi-join na ako ang strap niya sa likod. Ang hulmigas, ng lagandagan, ang bilatra. So, okay. So, man na. Karon, ako nang gi-fold ang atong waistline sa atong garter sa dolphin short. As you can see, I'm using my overlock machine. No, the cover stitch machine. Sorry, guys. So, now, ang final touch, ang folding sa him sa ato ang katerno nga spaghetti. Mora ni siya ang final. Nag-fold na ko sa iyahang him. Ug sa dihan na humanadayon ang atong terno nga dolphin short with spaghetti strap. Unya ako dahil siyang girap para sa ako ang friend kay para mani birthday gift mani sa akong friend. I hope she will like it. And thank you so much for being with me. I hope you enjoy watching my DIY videos. Bye, see you next time.